everyone! Welcome back to my channel again! At kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe and click the bell button para like and notify sa mga susunod ko pang video. Okay, so for today's vlog, i-share ko sa inyo yung dalawang tips kung bago ka pa lang sa UKAY-UKAY or beginner ka pa lang or basta yan, bago ka sa UKAY-UKAY tapos gusto mong mag UKAY-UKAY business, mag online business ng mga UKAY-UKAY. Yan, since na bago ka, syempre kailangan mo ng tips. At ito lang yung dalawang tips o pinaka basic tips sa lahat. So, ito yung effort at diskarte. So, yan. Yung dalawang yan, napaka-importante yan. Yung effort, tsaka yung diskarte. So, kapag bago ka, natural na bibili ka ng take all, sinakos, bale, or wagwag, o mga bulto. Natural na bibili ka ng mga ganon. Tapos, natural na may makukuha ka na kusot-kusot. Hindi na mawawala yun, lalo na kapag bulto yung binili mo. Or bale yung binili mo. Kasi kapag bale, nakasealed yun, ibig sabihin, naka-alambre yun, or basta, ano ba tawag doon? Talin na color green yun. Basta, sa mga 45 kilos, kapag 90 to 100 kilos, alambre yun. So, ibig sabihin, naka-factory sealed yun. Tapos, talagang maiipit siya, mapipit-pit siya, kaya makukusot siya. Natural lang yun. So, may mga nagsasabi na, ang pangit naman, bakit kusot-kusot? Natural nga yun, diba? Tapos, ganun din kapag take all. Bakit? Yung iba sinasabi din na, ano to, kusot-kusot, ang pangit. Para sa akin, walang pangit na take all sinakos o bale or bulto. Dahil para sa akin, kung may effort ka tapos may diskarte ka, mabebenta mo yan kahit na pangit pa yan. Kasi kahit ako, minamalas ako kapag kumukuha ko ng bale or ng bulto. Natural na yon. Minsan swerte, minsan may malas. Pero syempre, mas maganda kapag araw-araw swerte. Pero hindi naman laging piyesta, diba? So natural na may matsatsambahan kang pangit. So, yung last-last na na-open ko ng mga jumper. So, yun, grabe. Hindi ko nagustuhan. Kasi, alam niyo, may halong pambata. Wala naman akong in-order na pambata. Pero, yun, may halong pambata yung bill na yun. Pero, karamihan is jumper na siya na pang-adult. May mga nahalo lang na 150 pieces na, anto-anto, na pambatang jumper. So, yun, hanggang ngayon, nasa akin pa rin. Hindi ko pa rin siya nabebenta. Kasi, hindi mabenta sa akin ng pambata. So, pero natural lang yun kasi nga, yun, tsambahan lang naman kasi talaga ang bulto kahit na gusto kong ibalik yung bulto na order ko. Eh, hindi ko na siya pwedeng ibalik kasi na-open ko na. Tapos, talaga pang-adult talaga yung VIP bale na yon. So, 90 to 100 kilos na jumper yung binili ko. So, kaya yun, minsan nakaka-disappoint pero natural nga lang yun. Ganyan sabi ko, natural lang yun. Dahil walang pangit na bulto or take all or wagwag. Or kahit ano ba yan, basta sinakos, walang pangit na sinakos. Basta may effort ka tapos may diskarte ka. Yung sinasabi kong effort is ito yung pagpa-plancha. So, yan. Number one rules lang ito. Napaka-basic to. Yan. Siyempre, natural na kusot-kusot nga, diba? Kusot-kusot, edi planchahin mo. Labahan mo kung talaga masipag ka, ma-effort ka. Yung iba, masipag. Sobrang effort linalabahan nila. Pero ako, hindi ko na linalabahan. Tinatamad ako. So, yun. Tinatamad ako. Ba't ko ba lalabahan kung pwede ko naman planchahin, diba? Tapos, saka ako ilagay sa mannequin picturean ko. Mabebenta ko naman na yan, eh. So, yun, pagpa-plancha lang yung ginagawa ko, hindi ko linalabhan. Pero yung iba, linalabhan nila. Tapos, mas mahal pa nilang nabebenta kasi yun na nga, ready to wear na, mabango na din. Tapos, yun. Ayan. So, yung may mga take-all din na, nakailang beses naman akong take-all eh. Kapag take-all kasi, minsan yan na yung mga pinagsawaan nung mga nag-open ng bulto. So, pero magaganda pa rin naman yan. Meron nga lang yung mga reject, pero yun nga, yun lang yung inabot ng budget mo, kaya mag-take-all ka lang kasi yun nga ang mura. Pero kung madiskarte ka, mabebenta mo pa rin yan. Kasi marami ako nababasa sa Facebook, sa mga buy and sell na nagre-reklamo na yung tinake all nila is ang pangit-pangit, but ang ganda-ganda sa picture. Da, ate! Ano lang yan? Siyempre, kaya maganda dun sa picture niya. Kasi linagyan niya ng effort yon. May anggulo ng camera, anggulo ng lightning niya, tapos yun, pinlansya niya rin. Tapos, kasi ito yung nabasa ko dun sa Facebook eh. Yung ang ganda-ganda daw ng picture, tapos nung dumating sa kanya is kusot-kusot. Na parang ang layo daw nung itsura sa picture. Talagang natural na ganun yun.
maliban na lang kung ikaw nga ma-effort ka paplansyahin mo para gumanda pa. Diba? So yun lang yung ano, yun lang yung dalawang tips na maibibigay ko sa mga beginner na mag-UKAY-UKAY or magbi-business sa business ng UKAY-UKAY sa online. Ayan, sa mga buy and sell. So, kung magpo-post lang, mga ganon. So, yun lang yung tips. So, napaka-basic ng tips na yan is effort tsaka diskarte. Yung effort na sinasabi ko is ito yung kapag kusot yung damit, plansyahin mo. Kapag super sipag ka talaga, ay dilabhan mo para mas mahal mo pang mabenta kasi nga mabango na tapos ready to wear na. Tapos, yung diskarte na sinasabi ko is ito yung kailangan mo talaga ng diskarte para mabenta mo yan. So, yun. Yung diskarte doon is yung pag-picture mo, ang gulo ng lightning mo. Ayan. Tsaka diskarte na din yung pagpa-plancha, di ba? So, yun. Sa mga beginner dyan, I hope na sana may natutunan ka sa video na to. And kung nagustuhan mo tong video na to, please subscribe and click the bell button para lagi kang notify sa mga susunod ko pang video. So, ganun din naman ako nung una eh. Nung una, ano, tinatamad ako mag-plancha, kaya nakikita ko sa mga post ko, parang ang pangit ng mga post ko. Parang hindi nakakaakit, ganon. So, yun. So, binago ko, pinlansya ko yung mga damit ko, in-importan ko siya ng lightning, ng angulo ng camera. Tapos, yun nga pala, ini-edit ko din yung mga pinupost ko. Napaka-importante din na i-edit mo yung mga post mo. Hindi yung picture ka lang ng picture, tapos post na agad. Yun. Kasi mapapansin mo sa mga ibang nagbebenta talaga ng mga UKAY-UKAY or yung talagang business na talaga nila to, mapapansin mo na yung mga pinupost nila naka-edit. So yung naka-edit yung lightning, basta makikita nyo yun eh. So yun lang yung sinasabi kong effort tapos diskarte. So bye-bye, see you next on my next vlog.